Wala pa mang opisyal na pahayag mula sa kampo ng Converge Fiber Xers kung sino ang tatapikin nila bilang magiging reinforcement para sa paparating na PBA Commissioner's Cup. Ngunit tayo sa fastbreak.com.ph na isang website ay tinitingnan nga daw ni newly appointed head coach Aldin Ben Mbala bilang magiging import para sa paparating na PBA Commissioner's Cup. Medyo interesting to ano dahil sobrang dominante talaga nitong si Ben Mbala nung salasal pa siya. Although amateur pa lang yun, pero alam naman natin na habang tumatagal ay mas may improve niya pa yung laro niya. Depende na lang sa disiplina niya sa katawan. Eh ang tanong, kung sakasakali nga siya ang magiging bagong import ng Converge, bakit nga ba itong si Ben Mbala? Eh mas madami pa namang import na magagaling dyan. Sinabi pa nga ni Mr. Chito Salud na kukuha sila ng isang top tier import na kayang bumuhat ng team, gaya ng ginagawa ni Justin Brownlee sa Barangay Nebra. O bakit? Bakit pa si Ben Mbala? Pero ito talaga mga chong ha, dahil nga kinuha nila si Coach Aldin Ayo bilang maging bagong head coach ng Converge. Although sabi ni Coach Aldin, wala pa naman talagang formal agreement between him and Converge. Pero alam na yan eh, matik na yan, patatagalin pa ba? So balik tayo sa topic mga tol. Simpleng sagot lang kasi dyan ano, dun sa mga hindi pa masyado kilala o alam yung background ni Coach Aldin during Lasal days pa niya. O ito ha, dahil nga nakapaglaro si Ben Mbala kay Coach Aldin from 2016 to 2017. Na kung saan ay naiuwi nila ang Philoy Flying B Preseason Cup Championship noong 2016. Ganoon na din sa UAAP na sila din ang nag-champion noong 2016. Naging two-time UAAP MVP din ito noong 2016 at 2017. Two-time UAAP Mythical Team noong 2016 at 2017. Two-time Philoy Flying B Preseason Cup MVP noong 2016 at 2017. At two-time Philoy Flying B Preseason Cup Mythical 5 noong 2016 at 2017. Dun pa lang eh no, mabigat na yung resume nitong si Ben Mbala. So gets nyo na? Alam nyo na kung bakit? Hindi pa din? O ito, dahil nga sa pinagsamahan nila, syempre alam na niya yung sistema na ipapatakbo ni Coach Aldin dito sa Converge. Pati nga pamumura at pananabon niya ni Coach Aldin, alam na niya ni. Kahit 6'7 o 6'8 lang ito, but I doubt talaga dun sa height niya ha, baka mga 6'6 lang to, pero pwede na din. Baka sakaling pasok sa import height limit sa Governor's Cup, which is 6'6 yung height limit dun. Na kung sakasakali ay pwede pa din silang mag-benefit dun dahil nga sa kung hindi sila magpapalit ng import, eh mas matagal nila itong makakasama sa team. Na usually, ganito talaga ang gusto ng mga coaches eh, yung meron silang long preparation para mas maganda yung resulta. Hindi gaya ni Chot, 1 week of preparation lang, sapat na yan, okay na yan, larga na yan, bahala kayo dyan. Tingnan nyo, mag-August 25 na lang ni hindi pa nakakapag-practice. E paano, yung full-time coach daw natin, nandun sa PBA semis, kalaban pa ang Magnolia. Sa kasamang palad pa, mukhang sila pa ang papasok sa finals. Naku po, ano ba yung SB Ping kinuha niyong full-time coach? Ang daming racket ha. At kung sa experience naman ang tatanungin natin dito kay Ben Mbala ay si Ben Mbala ay nakapaglaro na rin sa kanyang national team na Cameroon sa Afrobasket. Si Ben Mbala ay nakapaglaro na rin sa Seoul Samsung Thunder sa KBL, Ferza Regia, CSP Limoges at iba't iba pang bansa. So marami na rin palang naging experience itong si Ben Mbala sa pro, kaya po pwede na talaga itong kunin bilang maging import sa PBA. Dahil way back 2018 ay kamuntika na nga itong kunin ng Magnolia Hotshots. So ayun nga mga chong, hanggang dito na nga lang muna tayo. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay pakilike mo naman ang aking Facebook page Marl Hoops, pakifollow mo na din ako sa aking TikTok account. Don't forget subscribe and click the notification bell. Pakilike and share mo na din ang video na ito. Let me know your thoughts, just comment down below. By the way, this is Marl Hoops. I'm out, bye bye.
Archer! Come on! Antok! Oh. 뒤에서 불러!